Sa ulo ng ating mga balita, mayigi sa 14 million pesos tinatayang halaga ng pinsala ng bagyong Feria sa bayan ng Pinamalayan. Pagpapaunlad ng kakayahan sa pagtuturo ng mga baguhang guro, binigyang pansin ng DepEd. Programa ng Oriental Mindoro Provincial Blood Council, kinilala sa World Blood Donor Day Philippines 2009. Magandang gabi, Oriental Mindoro. 26 sa buwan ng Hunyo taong 2009. Ito po ang TVNet Newsline. At sa detalye ng ating mga balita, itinalaga ang buwan ng Hunyo bilang Prostate Cancer Awareness Month kung saan binibigyan pansin ang kalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman ng mga mamamayan, partikular na ng mga lalaki sa mga panganib na dulot ng nasabing sakit. Ang prostate cancer ay isang uri ng cancer na tumatama lamang sa mga lalaki kung saan lumalaki ang prostate gland ng mga ito. Ang prostate gland ay nasa pantog ng lalaki at kung magkakaroon ito ng problema ay ang pag-ihi ng pasyente ang pangunahing maapektuhan na maaari pang maging dahilan upang magkaroon ito ng urinary tract infection o UTI. Ayon kay City Health and Sanitation Department Rural Health Physician Dr. Angelita Legaspi, ito ay sakit ng katandaan kung saan kalimitang tinatamaan ito ay ang mga lalaking may edad na 50 pataas. Nakukuha ito sa hindi magandang lifestyle ng mga lalaki, partikular na pagdating sa pagkain at kakulangan sa exercise, at bukod dito, ito rin ay namamana. Inilahad naman ni Dr. Legaspi ang mga sintomas ng nasabing sakit. Hirap ka dun, laging constipated, may feeling of discomfort, no? So, yun lang ang side effects. Mostly, magkakaroon ka ng kidney problem. Tsaka yung constipation nga, hirap kang dumumi, no? Dagdag pa niya, kumakalat ito sa ibang parte ng katawan ng lalaki at malaki ang posibilidad na ikamatay ito ng pasyente. Maoperahan ng isang lalaking kinakailangan din sa oras na magkaroon ito ng prostate cancer. Upang mabawasan ang potensyal ng magkaroon ng naturang sakit, healthy diet, sapat at tamang exercise ang kinakailangan. Dapat ring bawasan ang pag-inom ng alak at ang paninigarilyo. Susunod, pagpapaunlad ng kakayahan sa pagtuturo ng mga baguhang guro, binigyang pansin ng DepEd. Ang balitang yan makalipas po lamang ang ilang paalala. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture, that's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JB Rizal Street, Barangay Camil Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. At Monte de Oro Homes, you can be sure of a comfortable, efficiently constructed yet affordable homes. Feel secure with its team of highly competent professionals. And with its strategic flood-free location. Great amenities. And close proximity to almost everything. It is surely a home for ideal family living. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano?
Gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Isang dalawang araw na Division Orientation Seminar Workshop for the implementation of the Teacher Induction Program for beginning teachers ang isinagawa na dinaluhan ng mga Division Education Supervisors, District Supervisors at mga school heads ng mga paaralang pang-elementarya at pang-sekundarya sa Division ng Lungsod ng Calapan. Ang TIP ay isang programa ng Department of Education para sa mga baguhang guro o yung may 3 taong pababang teaching experience kung saan binibigyang diin ang kalinangan ng mga ito hinggil sa mga batas at polisiya ng DepEd, gayon din ang iba't ibang mga estratehiyang ginagamit sa pagtuturo at marami pang iba. Ito ay upang mapataas pa ang kakayahang angki ng mga ito sa pagtuturo upang mas maging epektibong silang mga guro. Inilahad naman ni Education Supervisor Juan Noy De Castro na siya ring project head ng nasabing gawain ng kanilang layunin sa pagsasagawa nito. This endeavor, this undertaking is being done to make the implementers, who are the implementers, all the school heads, our Division TIP Council, of their roles and responsibilities on how to implement the Division TIP. Dagdag pa ni Education Supervisor Castro, bumuo na rin sila ng Division TIP Council na pinangungunahan ni Officer in Charge, Schools Division Superintendent Araceli Salmorin bilang TIP Manager. Samantala, nakatakda namang sagutan ng mga baguhang guro ang 18 module kung saan magkakaroon sila ng pretest at sa tulong ng kanilang mga mentors tulad ng mga master teachers, kinakailangan nilang makakuha ng 61% pataas dahilan sa kung mas mababa dito ang makukuha nilang marka ay uulitin nila ang nasabing pagsusulit. Susunod, mahigit sa 14 milyong piso, pinate ang halaga ng pinsala ng Bagyong Feria sa bayan ng Pinamalayan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik po lamang ng TVNet Newsline. Discovering the power of Intra. Unique ang Intra kasi may 23 food supplements in one bottle. With improved resistance, hindi ako madali magkasakit. Intra is a powerful blend of 23 botanical extracts that